Sinaway mo, dalawa ang ugali niyang lalabas. Either tatawanan ka lang sa ginawa mong pagsaway or magagalit sa iyo. Di ba may mga tao na pag sinaway mo sa maling gawain niya, minsan ang response sa atin, pagagalitan ka pa. Tama? No? Which is, kaya ka nga nagsaway kasi concern ka. O kaya naman, tatawanan ka. Para ba, nasira ng ulo. Ba't mo ko sasawin dito? Masaya ako dito. Ganon daw ugali ng scorner. Tulad ng sabi ng Bible dito sa 8, ang sabi ng Bible, reprove not. Pag sinabi ng reprove, huwag mong sawayin daw. Reprove not the not a scorner. Bakit? Ang mga scorner daw, pag sinaway mo, itong response. Lest he hate thee. Naintindihan nyo? Mali ang ginagawa niya. Hindi, nakita mo na hindi ikabubuti niya ang ginagawa niya. Gusto mo siyang ilagay sa maayos. Kaya sinasabay mo siya. Tama ko ba? Sa mga magulang, sa mga nanay, pertence to Cecil, yung mga anak natin, marami silang mga ginagawa na sa tingin natin, hindi tama. Tama? Kayo mga magulang, dito mga anak, dito mga bulang nyo. No? Pag sinasaway kayo, huwag kayo maging scorner. Pansinin nyo yung kanilang saway. Amen? Huwag kayo magtanim ng galit sa kanila. Lalo pag sinasaway kanila, ang purpose ay para sa kabubuti mo. Sabi ng Bible, reprove not a scorner, lest he hate thee. No? Ganito yung mga taong ito. Pag sinaway mo sa maling gawa, magtatanim ng sama ng loob. Pagagalitan ka pa. No? Kamumuhian ka. Meron po ako mga karanasan ganyan. Kaya ako, pag nagsasaway ako sa mga kaibigan, di ba sabi ng Bible, open rebuke is better than secret love. No? Open rebuke is better than secret love. Naintindihan niyo po yan? No? Open rebuke is better than secret love. Na bibihira po na pag sinaway mo siya, magandang response. Meron mga binabalikan ka pa eh. Hindi na divert yung issue, ibinabalik sa'yo. Minsan. No? Ito yung mga scorner na sinasabi. Hindi sila welcome sa anumang rebuke. Amen? Huwag po natin gayahin yun. Sabi ng Bible, reprove not a scorner, lest he hate thee. Well, ang sabi ng Bible, rebuke a wise man. Ang wise man daw, pag nirebuke mo, no, ano ang magiging response niya? He will love thee. Kaya, pag nirebuke kayo, tapos hindi kayo sumusunod, o kaya mali ang response, mali ang damdamin niyo dun sa nag-rebuke, ano ka? Scorner. So, anong dapat? Tingin natin sa positive. Sabi ng Bible, and he that, no? Rebuke a wise man, and he will love thee. May mga, sa amin po, mga, ako, pastor, Sister Cecil, may teacher tayo dito, darating at darating na, pag may nakita akong mali sa inyo, i-review ko kayo. No? Bakit ko gagawin yon? Bilang pagmamahal. At hindi ako magiging payapa pag hindi ko ginawa ang trabaho ko. Bilang isang watchman. Kaya pag mayroon kayong nakitang review o narandaman kayong review galing sa leader ninyo, tanggapin nyo ng positibo. Sapagkat ang layo niya talaga ng inyong lingkod para sa iyo kukunan ng iyong pamumuhay bilang mga Kristiyano. Kung babasahin po natin ng 2 Timothy, alam niyo sa 2 Timothy, in-advise si Pablo na pag meron daw isang kapatid na mayroong ginagawang mali, ang sabi ni Pablo sa kanya, rebuke him publicly.
Mabigat po yun. Rebuke him publicly. Publicly. Biblical po yun. Bakit? Anong purpose? Upang siya ay mapahiya. Ganun sabi ni Pablo kay Timothy. Upang siya ay mapahiya at huwag pamarisa ng iba. Ang sabi ng Bible. Ang sabi pala ng Bible, mark them. Tandaan nyo yung mga Kristiyano na lumalakad disorderly. At ang sabi pa ng Bible, huwag kayong makipag-company with them. Do not company with them. Huwag nyo silang pakisamahan. Tratuhin nyo sila hindi isang kaaway, kundi isang kapatid. Meron kang ginagawang pagdidisiplina, pero nananatili pa rin yung pagiging kapatid. Naintindihan niyo ako? Okay, tuloy natin. Sabi ng Bible sa verse 9, give instruction, tignan nyo, give instruction to a wise man. Anong purpose? And he will be yet wiser. Ibig sabihin, yung mga matalino pala, may itatalino pa. Amen po? Yung mga marunong, may idudunong pa. Pag mayroon silang tumanggap, marunong silang tumanggap ng mga advice, mga instruction. Na, di ba, meron tayo napapanood, mga games, pag hindi na kaya, ano tawag? Call a friend. Yung mga doktor, pag mayroon silang pasyente na alanganin sila, call a friend. Tumatawag sila ng kapwa ng doktor. Kami rin po mga technician, automotive, na no? Tumatawag din kami ng mga kaibigan. Sabi ko doon sa isang kaklase ko, Brad, na-encounter mo na ba to? Itong trouble na to, tatabihin niya sa akin. Anong model ng sasakyan? Mitsubishi Lancer. Anong model? Yan na, 2010 model. Ano ba ang trouble? Ganito, ganito. Ito, gawin mo. Sinusunod ko. Meron akong naging customer, Amerikano. Ayaw gumana ng aircon niya. May blower, walang lamig. So, hindi niya alam yun. So, tinawagan ko kaibigan. Ganito yan, Brad. Tinawag sa ilalim. Meron nung maliit na box, tapos buksan ko, mayroon diet doon. Sabi ko, nabuksan ko na, wala akong mabili. Meron pa tayong paraan dyan. Magbatas ka sa alternator, mayroon diet na maliit doon, inikabit mo. Sinunod ko lang. So ano nangyari? Sinunod ko. Tuwan-tuwa ako, nagawa ko yung sasakyan. Tapos, following month, mayroong trouble na ganun at ganun din. Ang una naki-encounter, yung kasama ko sa trabaho. So, hindi niya kaya. Sabi ko sa kanya, ganito gawin mo. Ano? Hindi nakuha ko na. Naintindihan niyo? Ganito gawin mo. O nakuha niya. Isipin, may alam ka na, pero pwede ka bang matuto? Kaya, hindi tama na sa isang tao na sarado na yung isip. Huwag niyong sabihin po na alam niyo lahat. Amen po? Huwag natin sabihin yun na alam na natin lahat. Lalo na pag nagsasalita, matanda sa'yo. May karanasan yan kaysa sa'yo. Nandito na yung ibig sabihin? Sabi ng Bible, give instruction to a wise man. And, sino sa'yo ba? And he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. No? Yung mga matuwid, just man. Pag tinuruan mo ba, mag-i-increase pa ang kanyang learning. Amen po? No? So, anong kailangan natin? Makinig tayo sa advice. Mga bata pa, makinig kayo sa advice ng mga magulang ninyo. No? Dalawang klaseng magulang nyo ngayon, sa totoo lang. Magulang nyo sa simbahan, magulang nyo sa bahay. No? Dalawa. So, blessing, pinagpala kayo ng Panginoon. Kasi naging dalawa ang pamilya ninyo. Pamilya ninyo doon sa bahay ninyo at pamilya ninyo sa gawain ng Panginoon. Parehas concern yan. Lalong-lalo na sa pamilya ninyo at sa pamilya sa bahay. Parehas lang din. Okay? Naintindihan nyo? No?
Sabi ng Bible sa Jeremiah, hindi ko lang matandang kung saan ninyo. Sabi ng Bible, and I will give you a pastors according to my heart. No? And I will give you a pastor according to my heart. So ang pastor, saan galing yan? Galing sa puso ng Panginoon. No? Kaya maglilingkod sa Panginoon sa mamagitan ng tao. Okay. Nakuha niyo ba? Okay? Give instruction to a wise man and he will be yet wiser. Teach a just man and he will increase in learning. Sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the holy is understanding. Okay. Sabi ng Bible sa 11, For by me thy days shall be multiplied and the years of thy life shall be increased. No, kaya ang birthday po, blessing po yan eh. Tama? Blessing po yan. Ang sabi ng Bible, ano? Sabi ng Bible, and the years of thy life shall be increased. Sino ba dito ang, naalala niyo po ba yung ano? Isang propeta na mamamatay na siya. Kung ano ko nang kakamali, si Hezekiah. No? Mamamatay na siya. Nag-request na siya ng 15 years sa Panginoon. Naalala niya? Mamatay na siya. Alam niyo, sabi niya sa Panginoon, napakatapat ako, Panginoon. Naging tapat ako sa iyo, Panginoon. So, in-honor ng Panginoon ang kanyang katapatan. At merong additional na 15 years. Amen po? Yun ang nangyari doon sa lingkod ng Panginoon na yun. Tuloy natin, sa last verse natin. Ito pa, sabi ng Bible sa Proverbs chapter 8. Sinusundan niyo po ba? Proverbs chapter 8 verse 13. Ang sabi ng Bible, the fear of the Lord is, ano? Hate evil. No? The fear of the Lord, nagmamanifest yan to hate, saan? Hate evil. Alam mong mali yan, hindi mo gagawin sapagkat meron ang takot sa Diyos. Amen po? Napakaliwanag ng talata, di ba? 8:13, the fear of the Lord is to hate evil, pride, and arrogancy, and the evil way, and the proward mouth though I hate. So, mga kapatid, Kristiyano tayo, followers of Christ, meron tayong takot sa Diyos. Anong dapat makita sa atin? Hate evil. Amen? Ta, meron pa isang verse. Sa sabi ng Bible dito sa Second Timothy chapter 2 verse 19. Last verse na tayo. Maaga tayo natapos na. Second Timothy, ay may practice pa pala tayo, Brother Ford, no? O nga pala, kasi malapit na anniversary natin. Kailangan natin mag-practice. Second Timothy chapter 2 verse 19. Nakita niyo na po ba, mga kapatid? Meron talaga mabibilis magbuklat ng Bible eh. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Sa bandang baba dyan, basahin na lang natin. Sabi ng Bible, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them. Sabi ng Bible, the Lord knoweth them. Sino? Them that are His. Alam niya kung sino ang sa Kanya. Amen? No? Ang final say, kung sino ang sa Kanya, ang Panginoon. Sabagat sa totoo lang, marami nakiklaim na sinasabing sa Panginoon sila. Pero ang final authority na magsasabi kung ikaw ba'y sa Diyos o hindi, siya. Amen? Ngayon, ito po yung evidence. Evidence na tayo sa Panginoon. No? Sabi ng Bible, and let
everyone that name it the name of Christ what depart from iniquity. Ano ibig sabihin ng depart? Lumayo. Ano ibig sabihin ng iniquity? Kasalanan. Sabi ng Bible, and let any man name it the Lord, tumatawag sa Panginoon or nakiklaim na sa Panginoon siya. Ano sabi ng Bible? Depart from iniquity. Sapagkat kahit na anong gawin mo, hindi po bagay. Nasasabihin mong Kristiyano ka, tapos gumagawa ka ng against sa kalooban ng Panginoon. Amen po? Hindi bagay po yun. Hindi match. No, ang bagay, mula sa bibig mo, lumalabas ang gawin Kristiyano, kasunod nun, lumalayo ka sa kasalanan. Alam mong mali, huwag mong gagawin. Sabi ng Bible, and let everyone that name it the name of Christ depart from iniquity. Naintindihan niyo ba, young people? Na? Mga young people, huwag lang kayong matakot sa mga magulang ninyo. Kung mas lalo yung katakutan ang ama nating nasa langit. Na? Kasapagkat yung tatay niyo, pag namalo, papaloyin ka yan. Pak, pak, pak. Pagdating ng hapon, batin na kayo. Di ba? Di ba batin na? Pero alam niyo, pag ang Panginoon namalo, may consequence. May latay. At maraming klase ng consequence. May consequence sa pang isang taon lang. May consequence na habang nabubuhay ka. No? Kaya sabi ko sa mga anak ko, una, pag sinasaway sila, salita muna. Hoy, huwag kayo mag-aaway. Eh, mag-aaway pa rin. Alam niyo, mama, ugali ko. Pag tumayo na ako, diretso na ako sa pamalo. Maawat din ako ni mama. Minsan, hindi niya ako maawat. Dapa. Dapa. Minsan, dapa. Minsan, may latay. Nakapantalon. Nagsiswimming, nakapantalon. Bakit? Mayroong mark ng palo. No? Bakit gagawin ng magulang yun? Kasi mahal nila kayo. Ganon din sa Panginoon. Amen po? So, mahalin natin ang Panginoon. Walang utos ang Diyos para sa ikasasama natin. Wala. Bakit? Sa mga nagmumotor, bakit nilagay na doon sa nag-exam ka, brother, nag-exam ka ba sa ano? Nakalagay doon. Slippery when wet. Bakit? Bakit may sign doon na madulas pag basa? Kaya dahan-dahan. Kasi, yung mga engineer, alam nila yan. Alam nila na pag nagtuloy-tuloy tayo na matulog, madidisgrasya tayo. So, madalas nadidisgrasya kasi hindi sumusunod saan? Sa traffic rules. Tama? Nakalagay pa doon? No overtaking. Sharp curve ahead. Di ba? So, pag hindi mo sinunod yun, prone sa accident. Tama? May mga utos na ganun para sa ating proteksyon. Tama mo ba yan? Tama ba? Ano pa minsan? Ano pa nagalagay? No overtaking anytime. On both sides. Huwag mag-overtake. Nakalagay sa EDSA. Huwag tatawid. Nakamamatay. Di ba? Oh. Tapos after 1 week, huwag tatawid. May namatay na. Totoo yan sa EDSA. Sa may ano yan. Sa may baklaran yata yun. No? Huwag tatawid. Nakamatay. Pambira, may tumayin, namatay. Kasi, matutuloy na sa sasakyan. Maya-maya, after 1 week, huwag tatawid, may namatay na. Di ba? So, kahit na mahirap yung overpass, minsan kasi ang layo ng posisyon ng overpass eh. Di ba? Dito yung tawiran, nandun.
Oh, di ba? Iba na, babasakal, tumawid. Wag tatawid. Eh, manintindihan niyo ba? Ang Bible, sundin natin. Ang utos ng Diyos, sundin natin. Para sa ating protection. Sige po, tayo po tumayo, tayo manalangin. Pag-pray ko na rin yung pagkain. Let us pray. O Father in Heaven, salamat po Ama sa inyong ginawa muli sa fellowship. Salamat po sa instruction, salamat po sa wisdom. Salamat po sa inyong salita na